po ako ng jeep na in-overtaken ko. At yung ulo ko po, umampas po sa isang poste po ng Meralco. Mula po dito sa kanan tengam hanggang dito sa kaliwan tengam. Nabiyak po yan, mga minamahal. Instant po na ikinamatay ko po yun dahil 1/4 na utak ko po ay natanggal. Ngunit ito po yung pinakamalalang nangyari dahil nung araw na yon, ang pagkaalam ko po natutulog lang ako. Ngunit grabe po ang nararamdaman ko, mga minamahal. Sobrang init at sobrang sakit. Pagising ko po, nakita ko po talaga ang paligid ko. Puro apoy po siya, mga minamahal. Napakalawak po, parang dagat po. Ngunit hindi po tubig ang laman, kundi asopre na kumukulo. Lava po, ganun po ang laman, mga minamahal. Sa madaling salita, nasa impyerno po ako, mga minamahal. Meron pong isang diablo na lumapit po sa akin. Pinapainom po niya ako ng alak. Ang sabi po sa akin, kung ano daw po yung mga nagawa kong bisyo dito sa mundo, kailangan gawin ko po sa impyerno. Pinapainom po ako ng alak. Ang alak po nila sa impyerno, mga minamahal, ay asopre po, mga minamahal. Dahil sa ayaw ko pong inumin yung asopre na yon, andyan po na nilalati ko ako ng diablo at sinisibat po ako. Tuwing nilalati ko po ako ng diablo, andyan po na sumasama po yung mga laman ng katawan ko, na yung latigo ng diablo ay maraming tinik at maraming patalim. Napakaraming taong nasa impyerno. Dito ko po nakita yung mga babaeng pinapurusahan ito. Sila po yung mga nagtatrabaho po sa bahay aliwan, mga minamahal. Ang parusa po ng diablo sa kanila, tinatali po ang mga paa at kamay nila na nakahiga, mga minamahal. At yung mga diablo po, sinisibat po nila yung maselan. Meron pong ahas, mga minamahal. Yung ahas na yon, may mga tinik din po yun. Pumapasok po siya doon sa maselan at lalabas sa bunganga, mga minamahal. Ganun po nangyayari, wala pong tigil, mga minamahal. Napakahirap paniwalaan, mga minamahal. Ngunit, mga bata, mga minamahal, 7 taon pataas, kaya po pala may mga bata sa impyerno. Kasi, ito po yung mga mahilig manood po ng cartoons, mga minamahal. Kasi yung mga palabas na cartoons po pala, ay gawa po pala ng kaaway yun. Dahil yung pinapanood na cartoons, mga minamahal, sila po yung mga nakita ko na nagpaparusa sa mga bata, mga minamahal. Nakita ko po bawat parte ng katawan po ng mga bata, may mga lumalabas po na malalaking ipis, mga minamahal. At hindi lang po yun, bawat butas ng mukha, mga minamahal, andyan po na pinapasukan po ng mga uot, mga minamahal. Pagdikitin nyo po yung tatlong daliri nyo, ganun po katataba yung mga uot na pumapasok sa butas ng mukha, mga minamahal. Naging bisyo ko po ang pagsasayaw, mga minamahal. At sa impyerno po, andyan nga po na pinasayaw po ko. Meron po akong nakikitang isang tao, sumasayaw po siya. Yung sayaw po niya, kung tawagin moonwalk po. Maya-maya po, yung ginagaya kong sumasayaw ng moonwalk, humarap po siya sa akin. At doon po talaga ako, hindi makapaniwala, mga minamahal, sa nakita ko. Napahinto ako sa pagsasayaw. Dahil 100%, mga minamahal, walang iba kundi si Michael Jackson po yung ginagaya kong sumasayaw ng moonwalk sa impyerno. Yung sayaw po pala niya ay sayaw po pala ng diablo yon, mga minamahal. Dahil nga po sa napahinto ako sumayaw, andyan po ulit ang walang tigil na pagparusa sa akin ng diablo. At sa galit po talaga ng diablo, mga minamahal, andyan po na itinulak po ako. Napunta po ako dun sa asopre na kumukulo. Nilulubog po ako dun, mga minamahal. Ngunit nagpupuri, nagpapasalamat ako sa ating pinakamamahal na Panginoong. Dahil nung araw na yon, mga minamahal, na nasa impyerno ako, pinaisip ng ating pinakamamahal na Panginoong Jesus sa mama ko na kunin po yung picture ko at ipalehan sa ating minamahal ginagalang na mala pastor. Instant po na guminawa ang pakiramdam ko na walang init at sakit na nararamdaman ko.
at nakita ko po yung umahawak sa mga paa ko, dalawang diablo po, hinihila nila ako pabalik sa impyerno. Ngunit ang pinagtataka ko po doon, bakit hindi nila ako mahila? Meron po akong nakitang isang napakalaking tao, ang kasuot ang po niya kulay puti, napakaliwanag ang kanyang mukha, mga minamahal. At nakita ko na lamang po yung kamay po niya, inabot po ako. Pag-abot po sa akin, mga minamahal, nagising po ulit ako at nasa ospital na po ako at binuhay po ako ng ating pinakamamahal na Panginoong Jesus. Napakabuti po ng ating pinakamamahal na Panginoong Jesus, mga minamahal. Andiyan na nagulat yung mga doktor. Paano daw po ako mabubuhay kasi 1/4 na utak na natanggal sa akin. Yun nga lang daw pong maputulan ng isang ugat sa ulo ay namamatay na po. Yun pa po kayang 1/4 na utak. Ngunit tunay na buhay na Diyos ang ating pinaglilingkuran, mga minamahal. At masasabi ko po, mga minamahal, na natili po ako sa ospital ng 2 buwan. Dahil 2 buwan po akong nakomatose, mga minamahal. Ngunit sadyang kay buti po talaga ng ating pinakamamahal na Panginoong Jesus. Sa una't panalangin naman po ng ating minamahal at kinagalang na mahal na pastor, sa loob ng 2 buwan na komatos ako, ginising po ako tuluyan ng ating pinakamamahal na Panginoong Jesus, mga minamahal. At lubos na pinupuri at pinapasalamatan ko ang ating pinakamamahal na Panginoong Jesus, dahil hindi po talaga ako karapat dapat, mga minamahal. Kinabagan po ako ng ating pinakamamahal na Panginoong Jesus. Kaya ang walang hanggang kapurihan, masasalamat, paglalawalati, pagdadakila at pagsamba ay para lang ng ating pinakamamahal na Panginoong Jesus. Mapupurihan, O Jesus, magpakailanman. O Jesus, magpakailanman. Magpakailanman.